Ayan o, time check po, 4 a.m. Alas 4 po umaga or madaling araw. Ito na naman tayo, ilaw na naman. Ganyan po, kasakripisyo ang mag-ayos or magkondisyon ng manok. Ayan. Ayan, ilawan lang natin siya dyan, alas 4 na hanggang sa lumiwanag. At mamaya naman, pag init ay diretso naman siyang bilad. Ibibilad naman natin siya mamaya para tumiba yung ano niya, resistensya. Ayan, time check po, 5:30 ng umaga. Ayan, medyo may hamog-hamog pa ng kaunti. Ililipat na natin ito dun sa damuhan hanggang abuti na siya roon ng init para medyo tumiba yung resistensya. Para pag nagrindihan ng laban ay medyo makalamang tayo ng kaunti. Ayan o. Ililipat na natin sila doon. Medyo madilim-dilim pa ng kaunti. Pero okay na yan. Mabilis lang lumibanag pagka-araw na eh. Ililipat na natin doon. Para makatuka-tuka pati siya ng mga damo. At makakahig-kahig doon. Wala kasi akong ano doon, mataas yung ilaw doon sa likod, kaya hindi natin doon pwedeng ilawan. Masyadong mataas yung ilaw. Ayan, pakita ko sa inyo yung ano, maliwanag na. Ayan o, maliwanag na o, nagbubukang ano na, bukang liway-way na. Kaya ililipat na natin sila dito hanggang sa uminit na. Yun, doon natin lalagay sa ano na yun, sa damuhan na yun. Ayan, medyo matilim pa o. Pero okay lang yan, mabilis lang. Mga 10 minutes lang yan, maliwanag na yan. Ayan o. Ayan o, maliwanag na agad. Andito na sa labas o. Ayos yan at may hamog-hamog pa. Ayan. Para makakahig-kahig siya at mahamugan pa siya. Ayan, maliwanag na o. Ayan o. Yan, ganyang kasakripisyo ang mag-ayos o magkondisyon ng manok. Kaya kung marami yung iayos nyo, marami yung kondisyon nyo, kailangan nyo talaga ng tigapagkondisyon or handler. Silang mag-aayos dahil pag ikaw mismo mag-ayos, wala kayo bang matatrabaho kundi yung manok na lang ng manok ang madadali mo. Yan. At kailangan po talaga nakahanda yan. At ang ipupusta po natin dito ay katas ng pinaghirapan. Kaya kailangan nakaprepare siya ng maayos. Para ilaban mo man yan ng banggaan kahit pa kaninong matigas na magmumanok, ay may laban-laban yung manok mo. Yan o. Ayan, paabuti na po natin siya dyan ng init. At bago natin lagay sa talian niya. Ang pagkeeping po niyan, after ano na siya, mga 3 days before fight, doon pa lang natin yan i-keeping or bababa pa rin siya noon, mga 2 days before fight, yun, doon nasa kulungan na lang yan, nakapahinga na. Para na lang siyang hari na mag-iintay ng reyna. O yan, hayaan na po natin muna siya dyan hanggang mainitan siya. Mamaya na lang po, at ipakikita ko sa inyo pag medyo yung palawit na yung dila niyan. Doon natin yan aahunin na ilalagay natin doon sa tipian niya na may sarili siyang silungan. O yan, abang-abang lang po. Yan. Yan o. Mainit na o. Oh.
Yan, lang natin siya dyan ng mainitan, ng mainit na mainit para lumakas ang resistensya.